Iwan ko, ba't nagtatanong kayo kung paano magtuog? Eh, expert kayo sa bagay na yan. Ako hindi. Ako nga dapat magpaturo sa inyo eh. Ang sure! Magandang lalaki po sa inyo lahat mga kabiknok. Oh, ito yung aking junior. Biknok Junior. Magandang araw sa inyo lahat po pala sa mga nagkakaraban ngayon sa Bicol, sa Legazpi City. Shout out po sa mga BBM dyan. Ah, o kalma lang kayo. Kalma lang kayo dyan ah. Hindi po to si BBM o kaya si Sandro. Si Master Biknok lang po to. Okay? Akala nyo si BBM to o kaya si Sandro. Hindi. Si Biknok lang to. At ito, si Buknok. Kiss muna. Kiss. Okay, so gagawa na tayo. Ang gagawin pala natin ngayon mga kabiknok ay tuturo natin sa inyo yung tamang pag tutuhog. Kasi yung iba dyan hindi pa marunong magtuhog gamit yung ating skewer sa rotisserie oven. Kasi yung pantuhog doon sa griller magkaiba po, magkaiba. Ito po yung ating skewer para sa rotisserie oven. So, ituturo ko po sa inyo kung paano yung tamang pagtuhog o pagtusok. Ha? Hanggang ngayon, may mga asawa na kayo. Hindi pa rin kayo marunong magtusok o kayo magtuhog. Ako naman. So, sige. Samahan nyo ako sa ating pagtuhog nitong ating lechon manok. Kasi may order po tayong 10 toneladang manok. Focus ng pasensya na rin. Makukulit itong aking mga guardian angel. O, dyan lang yan. Kasi tutuog na, oh. Baho, baho. So, ang gagawin nyo, mga kabiknok, ha? Bukos mo, ate. Dito sa may matigas na part, malapit sa pakpak, yan ang tutuogin nyo. Huwag nyong gaganyanin, ha? Huwag nyong gaganyanin yung inyong skewer. Ate Ria, mga tourist, huwag gaganyanin. Kung ano yung size niya, yung kanyang pagkakaayos, yung ganun na rin po dito. So, tutuogin nyo rito. Ganyan. Oh. Yan, diretso lang. Oh, yan. Ang ganda na yan. Tapos, mga kabiknok, ha? Huwag dito. Kasi nakikita ko dito. Pag dito mo kasi, mga kabiknok, tinuog, yung dito sa may, tawag dito, sa may chicken leg. Yan, tama si ate. Oh. Si ate po pala yung kumukuha ng video. So, huwag dito, ha? Focus mo ate, huwag dito. So, kasi pag dito nyo nilagay, tinuhog, pag paluto na yung manok, natatanggal po yan. Ha? Natatanggal. Kasi nga, dito, maliit lang yung laman. Okay? So, dito po dapat, oh, yan o, oh, dyan. Yan o, oh, dyan. Okay? O, so, gaganayin nyo. Tapos, dito rin sa kabila. Ganyan o. Oh. Yan. Okay? Okay? So, ito po yung ating pangalawa. Papakita po natin yung pagkakaayos. So, ganyan po. So, ganun din po. Dito lang, oh. Ate, focus mo. Diyan, oh. Dito po. Malapit sa may pakpak. Yung matigas na may buto dyan, oh. Diyan nyo po ilagay. Diyan, oh. Dito, oh. Tuhog. Yan. Tapos, yung pa dito. Yan. Kabila. Okay? Tapos, ayusin. Oh, ganyan lang po kasimple mga kabiknok. Ha? Oh, ganyan. Oh, kiss mo na mga assistant kong mga love ni Tatoy. Nga, ikaw din. Kiss ko. Bilis. Nga, si ate. Nga. O, sige po. Yan po yung ating sinasabi kanina. Ba? Kasi ko yung tutugin natin dun sa medyo malapit sa may paa niya. Pag naluto na yung manok, matatanggal siya sa skewer. So ngayon, tama yung ating ginawa. Ilagay natin doon sa may, yung baga, yung may kunya niya, pata, sa may pata ng manok para siguradong hindi matanggal. O, yan po. So, tama po yung ating tip sa inyo ng pagkakatuhog. Iwan ko, ba't nagtatanong kayo kung paano magtuhog? Eh, expert kayo sa bagay na yan. Ako hindi. Ako nga dapat magpaturo sa inyo eh. Sige po.